Hustisya ang hinihingi ng naulilang kaanak na mga namatay sa pagsabog ng granada sa Cavite City. Positibo naman ang pagtanggap ng mga residente at opisyal ng barangay sa ipinatutupad na curfew sa mga kabataan kasunod ng insidente. Yan ang Headline Pilipinas ni Champ De Lunas. Tila nagbalik sa eksena ng pandemya ang katahimikan sa lugar na ito sa Cavite City. Nagpatupad kasi ng curfew sa mga menor de edad. Matapos ang rambol ng kabataan na nauwi sa pagsabog ng granada na ikinamatay ng tatlong tao. Pabor ang Chief Information Officer ng Barangay 9 na si Toti David sa curfew mula alas 6 ng gabi hanggang alas 4 na madaling araw. Ayon kay David, kapag wala kasing curfew, mas malaki ang tsansa magkaroon ng gulo o rambol ng mga kabataan sa kanilang lugar. Minsan, masyado ring agresibo ang mga kabataan. Kung mamalasin katulad sa nangyari kahapon, ang mga opisyal ng barangay tulad niya na sumasaway lang sa gulo ang napagbabalingan, nasasaktan, at sa nangyari nga nitong Miyerkules, isang tanod pa ang nagbus ng buhay. Palagay ko kung sinasabi ng Micardio, malamang pinatupad na yon, magkakaroon ng higpitan dito ngayon. Siyempre, nalulungkot ako dahil dito pa mismo sa barangay namin. Sila nga dumayo rito, nagkaroon pa ng gulo. Palagay ko, magiging tahimik ulit ito ngayon. Ang talagang lumalabag lang dito, karamihan sa barangay namin, yung mga dumadayo. Kasi ilang beses ko na na-encounter yan eh. Lusutan, labasan o shortcut ang Barangay 9, kaya naman tuwing may rambol at nagkakahabulan, madalas dumaraan sa lugar kaya naman umabot ang gulo sa kanila. Kaya maging ang mga residente, aprobado sa pinatutupad na curfew. Hustisya naman ang hiling ng mga naulila ng tatlong nasawi. Isa na dito si Nelly Tindok, kapatid ng 25 anyos na si Julius. Kwento ng kapatid ni Julius, pahinante sa isang hardware ang pangsampu at bunso sa kanilang magkakapatid. Palakwento at palagi nagpapatawa sa barkada si Julius. Kumain lang daw ng pare si Julius itong Miyerkules ng gabi at tumulong lang sa pag-awat sa nagkakagulong mga kabataan. Masama ang loob ni Nelly dahil wala namang kinalaman sa rambol ang kapatid. Pero siya pa ang napuruhan at nagbuwis ng buhay. Katarungan po para sa kapatid ko po kasi wala po siyang kasalanan niya, nadamay lang po. Nakakagulat nga lang po kasi hindi po maganda yung pagkamatay niya eh. Masakit po sa amin yun. Sa ngayon na inaayos pa ang mga plano para sa libing ni Julius. Ganon din naman sa iba pang biktima ng pagsabog. Nauna nang sinabi ng lokal na pamahalaan ng Cavite City ang tulong sa mga biktima, lalo na sa mga gastusin sa pagpapagamot at ang pagpapalibing sa mga namatay. Para sa Headline Pilipinas, Champ De Lunas, ABS-CBN News.